ang Arabas ay nagkikipagkulab lang doon sa Palawan para magkaroon sila ng 1 million subscribers? Hi guys, good morning sa inyong lahat at welcome again sa ating YouTube channel Barikig Bito Journey TV. Ayan guys, kakapit tayo. So, maulan na umaga sa ating lahat kasi umuulan po sa labas. So ngayon, hindi po tayo nakagawa ng content nung day off ko. So, ang ating salapang at yung ating ang ating ganso ay on process pa rin. So, meron lang akong last na materials na hinihintay guys para maayos na. Saka sa pag day off ko, meron din naman kasi akong ginagawa. So, ngayon ito, magbibigay lang tayo ng reaction dito sa isang vlogger, no? Na yung content niya guys ay patungkol sa pakikipagkulab ni Idol Jeff Tim Harabas doon sa Palawan Adventure. So ang napapansin ko guys sa kanyang caption, sa kanyang thumbnail lang nakalagay doon, effective ba ang ginawa ng ni Harabas na pakikipagkulab sa mga vloggers doon sa Palawan. So parang ang ibig niya sabihin is marireach ba ng Harabas yung 1 million subscribers dahil doon sa pagkikipagkulab doon sa mga taga Palawan na mga vloggers. Ayan, shout out sa mga Palawan vloggers, si Buhay Isla Vlog, si Primitive Islander, si Joy Adventure, si Buhay Ama, si Ariel Fishers, at sa lahat ng mga vloggers doon. Ayun, so sa 3G pobring ko si Nera yan. So sila guys, pinapanood din natin yan. So ngayon gusto ko lang pong kasi napansin ko doon parang gusto niyang i-emphasize na gusto niyang ang ibig niya sabihin, parang gusto niyang sabihin na kaya nakikipagkulab ang Harabas doon sa Palawan na Palawan vloggers para ma-achieve ng ating idol ang 1 million subscribers. So unang-una guys, parang naano ako doon sa kanyang vlog kasi unang-una sa totoo lang hindi po nakaranas ng pakikipag-collaborate ang Harabas simula nung ginawa ang kanyang channel. So umabot po ng 990,000 subscribers po ang Harabas nang hindi nakikipag-collaborate sa mga sikat na mga YouTuber, no? Sa katunayan nga, nung naka 1,000 subscribers si Idol Jeff, no? Ito ay na sinusundan ko ang bawat kwento ng buhay ng Harabas bago sila umabot sa 900,000 subscribers. Sabi ni Boss Jeff, bago siya maka 1,000, dumaan muna siya sa BLS. Ayan, which is lagi po yung nararanasan ng ating mga small YouTuber. Ayan, kahit ako, puyat-puyat ako dyan sa BLS na yan. Nung naka 1,000 na siya, dire-diretso na po yung upload niya, dire-diretso. Hindi na po siya nakikipag-collaborate kung kanin-kanino. Wala po kayong nakikita ang collaboration ng mga sikat, ng mga YouTuber sa kanyang YouTube channel hanggang sa umabot siya ng silver na play button hanggang ano pa ba yun, nakalimutan ko yung isang kulay na yun, hanggang naging may silver play button ngayon. Tapos ang hinihintay na lang po ng ating idol is yung gold play button. So hindi ko po nakita na nakipag-collab siya sa mga sikat na mga YouTuber. Pero siya po ang kinukulab ng ibang mga YouTuber. So nung una, andyan po si Fat Boys, yan si Tito Bong Madrid, saka yung si andyan si Roro Madrid, yan si Bianca Umali. Yung mga sakop ng vloggers company ni Boss Jeff, yung mga Kabugto, si JB, si Kijing Otep, si Sick Girl, yan sila.
sila magkakasama, si Forbes TV, si Mr. Editor, lahat po sila makikip. So yun, exempted na sila guys, kasi talagang sakop sila. Sakop sila sa pundasyon ng Harabas. Mga pamilya sila eh. Yung iba, yung katulad ni ano, ni Dragon Fruit Lady, yung si Imperanza, yan sila, si ano, si yung mga vloggers na taga Occidental Mindoro lang din, na tinitake advantage nila yung time na pag nakita nila sa Harabas, yun inu-call out pa nga ni Idol Jeff Duansing yung mga vloggers sa kanyang paligid para magkaisa, nagtanim sila ng bakawan, ano. So yung issue doon, ay hindi man issue yun eh. Yung sinabi ng isang vlogger na gumagawa lang din ng ano eh, ng katulad dito reaction video na ginagawa ko. Sabi niya effective ba daw yung pakikipagkulab ng Harabas doon sa Palawan vloggers para ma-achieve ang 1 million subscribers. Ang masasabi ko lang sa iyo bro, hindi kailangan ng Harabas na makipagkulab lang doon sa Palawan vloggers para lang ma-achieve ang 1 million subscribers. Kasi sa totoo lang, umabot ang Harabas ng 990,000 subscribers nang hindi man lang nakipagkulab. Ayan, so last na nakipag-collaborate sa kanila guys is Way Kulba. Yun, tinulungan pa ng Harabas yung mga Way Kulba, Fat Boys, at kung sino pang mga vloggers para umangat yung kanilang mga subscribers. So hindi pala, yung last dun sa Occidental Mindoro, yung Way Kulba, pagdating sa Palawan, yun na yun, yung mga vloggers ng Palawan, si Boy Isla, si Joy Adventure, si Primitive Islander. Alam mo kung bakit napunta si Harabas doon? Para sa adventure, hindi sa subscribers, brother. Adventure po ang hinahanap ni Harabas doon sa Palawan, hindi subscribers. Kasi kadalasan sa mga subscribers doon sa Palawan vloggers, subscribers na rin ng Harabas. So ayan, isa yan. Pag nagbasa ka ng mga comment doon, makikita mo doon na yung mga subscribers nila Buhay Isla Vlog, Primitive Islander, Joy Adventure, Ariel Fisherman, mga subscribers na rin po ng Harabas. Ayan. So yun ang totoo. Nagpunta ang Harabas doon hindi dahil sa subscribers. Siguro may mga mangilan-ngilan na hindi nakikilala si Harabas. Siguro mayroon, hindi naman natin maiiwasan yan, mayroon talaga. At ang pinunta nila doon ay adventure, dahil uhaw na uhaw si Boss Jeff na makahuli ng mga isda na napapanood niya doon sa mga vloggers. Katulad ni Ariel Fisherman, ang lalaki ng mga lapu-lapu, mga ilang kilo, maabot ng 15 kilos yung mga lapu-lapu. So naisip ni Boss Guansing, Jeff Guansing, na ang sarap siguro ng pakiramdam ng pag nakahuli ka ng ganun. Kaya dinayo nila ang Palawan. Adventure po ang pinunta nila ron. Hindi po dahil maghakot sila ng subscribers. Kasi kayang-kaya po ng Harabas, pa kahit sabihin lang natin na hindi naman on the spot na magka 1 million subscribers sila, kayang-kaya po nilang iakyat yung kanilang sariling channel sa pagbablog. Ang sa katunayan nga niyan is benefits, nakakapag-benefits nga po yung mga Palawan vloggers na pagbisita ni Harabas. Hindi po si Harabas ang nakapag-benefits noon, yung mga Palawan vloggers, para ma-flex din yung kanilang mga channel, para ma yung mga subscribers ni Harabas mag-subscribe din po sa kanila. Yun po yun. So base dun sa nag-video, wala po akong hate sa yung brother na parang tinatanong mo yung capability ng Harabas na dahil gusto nilang umabot ng 1 million subscribers eh, kaya sila nagpag-collab sa doon sa Palawan. Hindi, para sa akin hindi. Nagpunta si Harabas sa Palawan para sa adventure, para makahuli ng malalaking isda, dahil wala na po daw sabi kasi ni Boss Guansing, Boss Jeff Guansing, wala na daw ang isda na ganun kalalaki sa area nila. So kung meron man, wala na mga bahura na
ganun kadami o ganun kalalaki yung mga lapu-lapu. So, siyempre, ako hilig ko, halimbawa, tapos nakikita ko sa ibang lugar, no, na nandun yung mga malalaking masarap tirahin, masarap, yung kikita naman natin, lalaking mga huli nila. So, kahit ako maiinggan niyo ako, guys, maiinggan niyo ako. Kaya, hindi pa ako pupunta ron para lang makapaghakot ako ng subscribers. Pumunta lang ako ron para sa adventure. Una-una nga, kung tutuusin eh, hindi naman nila kailangan dumayo kung gusto nila ng subscribers. Kasi kay Japper Sniper pa lang, buka na lang, tatawid lang Mindoro, ah, Batangas. Andiyan na si Japper Sniper. Pwede sila makipag-collab doon. Pero dumaan lang sila kay Japper Sniper, nagpakita lang sila doon. Actually, hindi nga si Harabas doon nag-vlog eh. Ang nag-vlog doon si yung ano, yung mga vloggers ni Japper Sniper, hindi si Harabas at saka yung Y Kulba. So yun po ang nag-vlog. So ngayon, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, brother, na kaya po ng Harabas na maka 1 million subscribers. Ngayon, sa tulong ng mga subscribers din. At kahit hindi po sila makipag-collab, I believe no na kayang-kaya ng Harabas na maka 1 million subscribers kahit hindi sila makipag-collaborate sa ibang mga YouTubers. O, kasi wala nang nakikita eh, na nakipag-collab sila dun sa mga sikat na mga YouTubers. Actually, yung mga nakakukulaborate nila, mas mababa pa yung subscribers kaysa sa kanya. Kaya nagbibenefits po yung mga vloggers na yon tuwing nakipag-collab. Napaka-bless nila, guys, na si Harabas ay nakipag-collab sa kanila kasi mas mataas po ang subscribers ni Harabas kaysa sa kanila. So, yun. Yun po ang aking masasabi na nagpunta ang Harabas sa Palawan hindi dahil sa subscribers kundi dahil sa adventure. So, yun. Maraming salamat. At brother, kung napanood mo man ito, God bless sa iyo. Yun lang. Yun lang ang gusto kong sabihin. So, yan. Maraming salamat. God bless sa iyo lahat. Bye-bye. Salamat po sa mga nanonood. Comment lang po kayo. Comment lang po kayo sa baba kung ano po yung thoughts ninyo. Kung ito ba ay tama yung sinasabi ko o tama talaga ako. God bless.